Everyone, it's Lourdes of Wealthy Moms Club. So in today's video, ang gusto kong pag-usapan natin ay yung difference of selling physical products online versus digital products online. So ayoko pong maging bias, okay? Kasi even if I'm promoting digital products, I am also doing online dropshipping. So nagbibenta rin po ako ng physical products. But then again, I'm doing it as an online dropshipping business, okay? So, unang-una natin tignan yung difference when it comes to selling physical products online versus digital products online ay yung pagiging tangible ng isang physical product. So, ikaw as a seller, nahahawakan mo yan, and yung buyer mo din, yung customer mo din, mahahawakan din yung physical product na yun kasi it's tangible. Versus digital products, it's intangible. Hindi mahahawakan, hindi siya produkto na ma-feel mo or something, okay? So, yun yung isa sa difference nila. And since ang intangible product is something that you send electronically or through internet lang, diba, maisisend ka lang na link, ang difference pa nila is that sa digital products, hindi mo kailangan na magpabayad ng shipping fee, okay? Kasi wala namang kailangan na bayaran na courier para iship pa yung digital product na yon. Whereas, sa physical products, kailangan mong ipadala yung produkto na binili sa'yo ng iyong customer. Kasi nga physical product siya, so kailangan nila matanggap yon. At syempre may shipping fee na babayaran, either si customer, si buyer, or pwedeng si seller, papa-free shipping siya. So depende. So yun yung pinaka main difference. Kasi yung sa digital products, walang kailangan na shipping, walang hassle sa pag-ship ng products. Kasi link lang ang isisend ng digital product creator or digital product seller. Marireceive na nila yung digital product that they've purchased. Whereas with selling physical products online, kailangan ipa-ship and syempre may shipping days yan kung 1 to 2, 3 to 4 days, or depende kung kailan, diba, mag-aantay si buyer. So, yun yung mga differences nila when it comes to shipping. So, medyo hassle pagdating sa selling physical products online kasi you have to consider the shipping fee, yung time kung kailan ma-ship yung products at marireceive ng buyer, and syempre, ikaw din, yung effort mo, diba, kung kailangan pa pumunta dun sa courier para balutin yung physical products na yun na binibenta mo. So, isa pa pala yan, diba, meron kang kailangan na balutin. So, kung hindi po masyado malaking kinikita mo sa pagbebenta ng physical products online, kung health and beauty products yan, ikaw yung magbabalot nun. So, even yung time mo, maaapektuhan at the same time. Kasi kung wala ka pa nagbabalot, ikaw ang magbabalot nun. Minsan buong maghapon ka nang nagbabalot. So, yan din yung difference eh, pag online dropshipping. Kasi sa part na yon natatanggal na yung hassle na yon ng pagbabalot at saka pag-ship. Kasi yung online dropshipping company na yung gagawa nun. Pero, yun nga, with digital products, wala kang kailangan na balutin, hindi mo kailangan isipin yung time mo sa pagbabalot kasi nga wala namang physical product na kailangan ibalot eh. Magsisend ka lang ng link or kung paano mo isisend yung digital product na yun pero online lang. Tapos mabilis makukuha na nag-purchase sa'yo ng digital products kasi nga ipapasa lang. So another difference when selling physical products online versus digital products online is that you have to have inventory sa physical products. Diba? So, kailangan meron kang sariling inventory mo ng physical products na binibenta mo. So, kung ginagamit mo yan for live selling, diba, nakikita yung mga physical products na nasa likod, kung ano man yung mga binibenta mo, para nakikita ng mga buyers mo kung ano ba yung mga binibenta mong produkto. And syempre, kailangan meron ka talaga ng inventory kasi pag once may nag-purchase sa'yo na buyer, syempre yun yung ipapadala mo or isuship mo dun sa bumili sa'yo. Now, with digital products, hindi mo kailangan ng inventory. Okay? Kasi hindi naman nga siya physical products. Sa digital products, once na create mo yung online course or ebook or kung ano man yung digital products na napili mong i-create, one time mo lang siya gagawin and then pwede mo na siyang paulit-ulit na ibenta at hindi mo kailangan mag-hold ng inventory. Nakasave lang kumbaga yung videos na ginawa mo or yung PDF file or yung mga printables, planners or templates na create mo sa iyong laptop or kung saan mo man sinave, sa iyong desktop, sa iyong phone or wherever. Ang storage na kumbaga is nasa electronic device mo. Whereas with physical products, kailangan mo ng storage
ng warehouse. So kung wala, syempre nakalagay yan sa bahay mo, 'di ba? Or kung saan mo i-hold yung mga physical products na yon as your inventory. So isa pa yon sa difference ng selling physical products online at saka digital products online, kasi kailangan mo ng inventory, and dahil sa may inventory ka sa physical products, you have to have a storage or warehouse for that. Whereas with digital products online, kailangan lang malaki yung memory or storage mo sa iyong laptop or sa iyong electronic device, so that it can hold yung mga electronic files na meron ka that you need for your digital products. And then another difference is the capital that you need to invest. So when you're selling physical products online, continuous yung pagbili mo ng physical products. Kung mga health and beauty products yan, para lumago ng lumago at talagang lumaki ng lumaki yung business mo, i-re-invest mo ng i-re-invest. So bibili ka ng bibili ng maraming stocks, diba? And when it comes to selling digital products online, isang beses lang yung capital investment mo. Kung nag-purchase ka lang ng digital product and you're going to resell it, isang beses mo lang babayaran yung digital product na yun. And you can resell it as many times as you can kung may master resell rights ka. Sa pag-create naman ng digital product, you will invest your time, energy, and effort. At kung may kailangan kang bayaran in order for you to create the course or the ebook, kung may software app ka na kailangan bilhin para makreate mo yung mga yun, isang beses mo lang gagawin yun. And yung puhunan mo na yun, forever mo nang pagkakakitaan doon sa digital product na ibibenta mo online. Whereas with physical products, di ba nauubos siya? So pagkabenta mo nito, kailangan palitan mo yung physical inventory ng product na yon. At kung gusto mo na mas malaki pa yung kitain mo, kailangan dagdagan mo ng dagdagan yung dami ng inventory na meron ka. Yung difference ng selling physical products online at saka ng selling digital products online. Yung isa, less capital, tapos one-time payment, at saka yung time, energy, effort, isang beses lang. Sa pagbenta ng physical products online, paulit-ulit yung time mo, yung energy, effort mo hanggang sa maubos yung stocks, tapos i-replace mo, diba? Even yung pagbabalot, tsaka pag-ship ng products, paulit-ulit lang din nagagawin mo yan. So, makikita nyo talagang yung sa time, sa capital, sa inventory, sa energy, sa effort, malaki po yung difference ng physical products at saka ng digital products. And then another difference from selling physical products online versus digital products online. Pagdating sa physical products, kung health and beauty products yan, tsaka may expiration, pag hindi mo siya nabenta, sayang. So kung bumili ka ng worth like 50,000 pesos at na-expire yun dahil hindi agad nabenta or nabili nga, so yung 60,000 pesos mo, sayang na, di ba? Wala na, tulog na yung pera mo na yon, or wala na talaga, as in nawala na yung 60,000 pesos na ininvest mo para mabili yung inventory ng physical products na yun. Whereas with digital products, wala naman po expiration date unless i-upgrade yan or baguhin ng nag-create ng digital product. But still, nandun pa rin siya. Hindi ma-expire na masisira na hindi na pwedeng gamitin. So, pwede pa rin pagkakitaan. So, walang expiration. So, hindi ka masasayangan ng pera, kagaya ng pag sa physical products. Lalo na kung ang physical products na binibenta mo ay pagkain, syempre pa expiration yan, diba? Pag expired na, hindi mo na siya pwedeng mabenta. Alas, ikaw na lang kumain ng mga binibenta mong produkto na yon, or ikaw mag-consume ng binibenta mong produkto. And another one is that pwedeng matulog nga yung pera mo, no? So, let's say for example, hindi moving tong physical products sa binibenta mo online. So, yung in-invest mo dyan, pinambili mo dyan na 60,000 or 50,000 pesos, natutulog lang, hindi mo mapapaikot. With digital products, since hindi naman ganun kalaki yung kailangan mong ilabas na pera para makapag-create ka ng ebook, ng online course, or ng digital planner, or whatnot. Except na lang, if you're doing a lot of marketing programs para ma-promote mo talaga, nagbabayad ka ng Facebook ads. But still, hindi pa rin matutulog yung pera mo eh, kasi yung mga gagawin mo na yon will generate income para mabenta mo nga yung digital products online. So, hindi natutulog yung pera sa digital products. Kasi later on, iwan mo lang yan dyan, yung sales funnel mo, yung website mo, where they can purchase your digital products. Kahit tulog ka, pwedeng bumili yung mga taong makakakita ng ebook mo, makakakita ng online course na binibenta mo. If they see the value on it, then they can just purchase it right there and then. Hindi mo kailangan na mag-live selling para lang i-describe kung ano tong physical product na binibenta mo. Pero sa digital product, nandun na
lahat ng mga features and benefits ko, ano yung makukuha nila doon sa digital product na yon, and they can decide right there and then, okay, sige, gusto kong bumili ng digital product na binibenta mo, and then they can just purchase it online. So, ganun din naman with selling physical products, kasi may Shopee, may Lazada, ba? Diba? Pag may nakakita sa Shopee, sa Lazada, at gustong bilhin yon, pwede rin naman nilang gawin yon, anytime din yon. So, you could also earn passive income when it comes to selling physical products online. But still, andun pa rin yung pag-fulfill ng order na yon, which is yun nga yung sabi ko, you have to pack, you have to ship it,